Hello, hello, welcome to my life, kanan. For today's vlog, ibibida ko po sa inyo ang aking chef na asawa. I-share po namin sa inyo yung secret niya sa masarap niyang, secret ingredients niya sa masarap niyang carbonara. Ang tawag niya dito ay house carbonara. So, yun guys, watch and learn! Bacon. Unahin po natin ang oil. Okay. Medyo mainit na po ang ating mantika. Ilalagay na po natin ang onion. Okay. Isahin po natin para lumabas ang aroma. Aroma ni mama. Okay, yan. Medyo caramelized na po yung onion natin. Lumabas na rin yung aroma. Napakabango. Susunod na po natin ang garlic. Garlic. So medyo golden brown din natin yung garlic. Next naman po ang bacon. Kailangan natin siyang igisa para lumabas yung oil niya at humalo sa lasa. Next naman po natin ang ham. Sauté din natin. Okay, ayan. Naamoy ko na ang sarap ng house carbonara. Yeah. Ni Mamsi Pepot. Guys, pakagisa na yung bacon and ham natin. Naamoy ko na yung sarap ang house carbonara natin. So, bali gagawin natin dito. Isiset aside natin yan. And tanggalin muna natin. Yan. Set aside. Yan. Tapos, makikita nyo, may konting-konting oil dyan. Diyan natin igigisa yung mushroom. Yan. Para hindi tayo masyadong oily. Yan. Igisa natin yan hanggang maging tender. Yan. Yun yung sikreto na papasarap. Hindi laging ma-oil. Kung bagang ginamit natin oil dyan, yung oil ng bacon. Guys, ngayon ilalagyan natin siya ng black pepper. Bakit natin ilalagyan yung black pepper? Kasi kailangan natin i-toast yung black pepper. Para yung aroma nandun din. Ayan. Tumabas din yung aroma ng black pepper. Yung bango niya. Ayan. Matoast natin siya. Kasabay ng mushroom. Ayan. O,
habang tinutoast natin yan, dalawa na silang natutosta. Ayan na. Yung kabuti at ang paminta. Okay. Okay, ayan. Nakita nyo, toasted na yung, hindi nyo siguro makikita yung pepper. So, bali, nakikita natin yan. Naka-toast na yung mushroom. Ayan na, lumabas na rin yung aroma niya. Yung lasa, yung aroma, nandiyan na. So, bali, ilalagay na natin lahat ng ginisa nating ingredients niya. Yung ham, bacon, caramelized onion. Nandiyan na siya lahat. Okay, haluin lang natin konti. Ayan, tapos ilagay na natin ang 1 litrong masarap na krema. Cream. Amazing. Woo! Ayan na, hintayin natin kumulo. Ayan na, lagyan natin ng salt. Ayan, salt. Okay. So, hintayin natin kumulo. Tapos, ilalagay natin yung pasta after niyang kumulo. Ayan. Yung pasta, na-blanch na natin yan o napakuluan ng 13 minuto. Na al dente siya. Al dente, amigo. Al dente. Ayan na, kumukulo na siya. Ayan na. Naamoy ko na yung sarap. Ang sarap ng house carbonara. Mushy pepper. Ayan na siya. Okay. Lagay na natin ang pasta. Ayan. Ayan na. Ing mabuti. Guys, ito sa Batangas, sasabihin ng Batanggenyo sa inyo, ginatang pasta. Ayan. Pero sa mga mayayaman, carbonara. Okay guys, bibigyan ko kayo ng tip para maging makapit ang inyong sauce. So guys, ito yung sikreto ng isang makapit na sauce. Lagyan natin siya ng parmesan. Pero kung wala naman, okay na yan. Salt and pepper, masarap na yan. Kasi nandiyan yung bacon, ham, salt, pepper, okay na yan. Pero kung mayroon kayong available nito sa bahay, ayan, lagyan natin para mas kumapit yung lasa. Ayan. Lagyan natin. Ang napakasarap. At malasang parmesan cheese. Ayan. Okay, haluin lang natin. At pwede na yan. Konting halo. Ayan. Ayan. Okay. Kumapit na siya. Okay. Ayan, mamaya titikman na natin to guys. Ayan. Okay. Ito na guys, yung finished product natin. Looks so yummy. At finishing niya, lagyan natin siya ng parmesan. Ayan. So, it looks so yummy. Yes! Kain na guys! Kain na! Lapang! Lapang! So yun guys, so if you like this video, leave kayo ng comments guys. And don't forget to subscribe to my channel. Stay safe everyone and God bless. Bye bye! Until my next vlogs! Bye!